na balita ngayon tanghali. Bagyong Falcon posibleng maging super typhoon. Habaga, patuloy na magpapaulan sa ilang lugar sa bansa ayon sa PAGASA. Ilang lugar sa Bulacan, lubog pa rin sa baha. Mga motorista, hirap pa rin makalusot sa San Simon and Lex. Kaso ng leptospirosis sa bansa, tumataas ayon sa Department of Health. Negros Oriental, 3rd District Representative Congressman Arnolfo Teves Jr. at 12 iba pa, opisyal nang itinuturing na terorista. Dagdag pasahe sa LRT 1 at LRT 2 ipatutupad na bukas. At mga motoristang sumisilong sa ilalim ng footbridge at overpass pagmumultahin na ng MMDA. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, August 1, 2023. At una sa mga balita ngayong tanghali. Umabot na sa halos 2 bilyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura ng Bagyong Egay. Sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, mahigit sa 3.5 billion pesos naman ang nasira mga infrastruktura. Ayon sa NDRRMC, inaasahan pa ang pagtaas nito dahil patuloy ang assessment ng kanilang mga tauhan sa ground. Samantala, nananatili sa 25 ang naitalang nasawi at 52 ang nasugatan. Habang nasa 13 na lamang ang mga nawawala. Nasa 113 naman ng lungsod at bayan sa bansa mula sa 6 na rehiyon ang nasa ilalim ng state of calamity. Patuloy naman pinag-iingat ng NDRRMC ang mga residente sa mga landslide-prone area dahil sa patuloy na pag-ulan. Hindi pa rin humuhupa ang baha sa ilang mga lugar sa Bulacan. Sa bayan ng Balagtas, may ilang barangay ang abot dibdib pa rin ang baha. Kaya naman ang mga residente ay gumagamit na ng bangka. Mula sa Balagtas, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, ano na yung latest sa sitwasyon dyan sa Balagtas? Aga sa kasalukuyan nga dito ay 8 barangay nga ang lubog sa tubig ba dito sa lugar ng Balagtas kung saan ay patuloy pa rin ang naranasan yung matinding pagbaha, particular dito sa 3 barangay sa lugar ng Balagtas. Tumidi pa ang tubig baha ngayon dito sa Balagtas, Bulacan. Sa 9 na barangay, 3 dito ang hanggang dibdib ang lalim ng tubig. Kabilang dito ang mga barangay ng Wawa, San Juan at Panginay. Pahirapan na rin ang pagbili ng pagkain. Apektado ang mga residente dahil karamihan sa kanila kailangang lumusong sa malalim na tubig baha. Ang iba naman sumasakay ng bangka, makatawid lang ng kalsada papuntang palengke. Bukod sa 3 barangay, lagpas tuhod ang baha sa ilang lugar sa barangay Burol First, Burol Second, Dalig at Lungos at Santol. Sa tala ng Balagtas Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa 575 families o 2,833 individuals ang mga evacuate sa evacuation center sa Balagtas. Ang iba may mas pinili na lang na manatili sa bahay dahil sa takot na mawala ang kanilang mga gamit. Yung iba nakakawala ng gamit. Damit, langganan, nakawala. Samantala sa barangay Wawa, may ilang concerned citizen naman na nagkusang magpakain ng lugaw para sa mga hindi pa nakakakain bilang tulong sa mga hindi makaalis ng kanilang mga bahay. Kaya po nito dito sa lugar nyo, hindi naman lahat kaya lumabas o pumunta pa ng bayan para sa palengke. Kami naman po ay nagatid lang naman dito ng konting tulong, pantawid gutom para din sa mga walang kakayanan na lumabas pa o magluto. Eh kahit paano meron tayo maitulong sa kanila. Samantala, bilang tugon sa mga apektadong barangay, nagpamigay na rin ang Balagtas LGUs ng relief goods na abot ng 13,000 family food pack sa 9 na barangay.
aga sa kasalukuyan dito sa lugar ko, sa Panginay, Bulacan, mapapansin nga natin na mula dito at hanggang doon sa bayan ng Bulacan-Bulacan ay lubog pa rin sa tubig baha. At marami dito ang mga namamangkana sa mga isla, doon sa mga lugar ng Wawa sa Panginay, at maging dito sa lugar na ito ay nagbabangka na rin yung ibang mga residente doon sa mga papung dederecho niyan dahil sa lalim ng tubig baha aga. Nestor, kumusta yung supply ng kuryente dyan sa mga apektadong lugar? Ano? Lalo na para maiwasan yung pagkakuryente dahil may mga insidenteng ganito, lalo na tumataas pa pala yung tubig dyan sa area na yan, Nestor. Aga sa supply naman ng kuryente, may mga kuryente naman dito. Naagapan naman yun at hindi naman umabot dun sa problema na talagang mawawalan sila ng kuryente dito sa lugar ng Balagtas. Pero kapag ganitong sitwasyon, kapag talagang sobrang taas na or kumbaga hindi na kakayani na magawa ng paraan, ay pinapatay ng Meralco yung linya ng kuryente dito sa Balagtas. Pero sa ngayon, okay pa naman ang linya ng kuryente sa mga kababayan natin. Pero sakali namang magkaroon ng talagang patuloy na pagtaas ng tubig ba, ay posibleng may mga ilang barangay rin ang mawala ng kuryente. Aga. Okay, maraming salamat, Nestor Torres. Lumitaw sa pagdinig ng Technical Working Group sa Kamara na lumalala na umano ang nararanasan mga pagbaha sa Bulacan. Kaugnay nito, isinusulong na ang panukalang batas upang magtayo ng komprehensibo ng flood control project sa lalawigan. Narito ang ulat ni JP Nunez. Mas malala na ang nagiging pagbaha sa lalawigan ng Bulacan sa pagpupulong ng Technical Working Group ng Kongreso para sa pagbuo ng isang mas komprehensibong flood preventive measure sa lalawigan. Inihayag ni Bulacan Governor Daniel Fernando at Vice Governor Alex Castro na 4 na munisipalidad at 15 mga syudad sa Bulacan ang lubog sa baha bunsod ng mga pag-ulan. Sa kasalukuyan po, sa oras na magkakasawa po tayo ngayon, ay lubog po sa baha ang lalawigan ng Bulacan. Ang lalawigan po ng Bulacan ay binabaha. Alam po natin lahat yan, pero mas grabe po ang baha ngayon. Hindi po katulad nung baha dati. Napapanahon na po talaga na magkaroon po tayo ng flooding management master plan. Ayon pa sa pamahalaang panlalawigan ng Bulacan, nagiging mas malala ang mga pagbaha kapag nagpakawala ng tubig sa mga dam. Isa sa nais ng Bulacan ay makahanap ng maaaring magpondo sa proyekto na may kinalaman sa flood mitigation, gayon din ang 2 dekadang tuloy-tuloy na implementasyon ng dredging activities upang masolusyunan ang tila walang katapusan at lumalalang problema ng pagbaha sa Bulacan. Isinusulong ngayon sa Kongreso ang ilang mga batas na may kaugnayan sa pagpigil ng baha. Kasama dito ang House Bill 6559 o ang pagbuo at pagpopondo sa isang mas komprehensibo at integrated o magkakaugnay na flood management system. Gayon din ang House Bill 492 o ang pagkakaroon ng 10-taong master plan para sa flood management at pagtataas ng parusa sa mga paglabag na may kaugnayan dito. Habang ang House Resolution 614 naman ay para sa paghiling na mabigyang prioridad ang pagbibigay ng agaran at komprehensibong solusyon sa problema ng Bulacan, lalo na sa napipintong pagbubukas ng Bulacan Airport. Samantala, sa pagpupulong kahapon, nagbigay naman ng pahayag ng pagsuporta ang Department of Budget and Management, Department of Public Works and Highways at National Economic and Development Authority ukol sa mga panukalang batas na may kinalaman sa flood mitigation plan sa Bulacan. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakapagtala ang Department of Health o DOH ng pagtaas ng kaso ng leptospirosis sa bansa. Patay sa datos ng DOH, mula January 1 hanggang July 15, aabot sa kabuang 2,079 ang kaso ng nasabing sakit. Mula naman June 18 hanggang July 1, nadagdagan pa ng 182 na bagong kaso ng leptospirosis. Pinakamarami ang naitala sa Central Luzon na tumaas ang kaso sa nakalipas na 6 na linggo. Iniulat
dapat din ng DOH na aabot sa 225 ang naitala nilang bilang ng mga nasawi mula sa leptospirosis. Payo ng DOH sa publiko na iwasan ang paglusong sa baha ng walang sapat na panangga tulad ng bota. Kaya ingat po mga kasangbahay. Ilang araw makalipas ang pananalasa ng bagyong Egay sa bansa. Wala pa rin supply ng kuryente ang ilang bahagi ng Benguet Province. Sa ngayon ay sinisikap na ng Benguet Electric Cooperative o Beneco na maibalik ang supply ng kuryente sa buong lalawigan sa lalong madaling panahon. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Flores live. Grace, nasa ilang porsyento na ba ang naibalik na power supply sa Benguet Province? Ella, magandang tanghali. As of 8 a.m. kanina ay nasa 87.91% na ang restoration ng kuryente sa lungsod ng Baguio at sa lalawigan ng Benguet. Out of 13 bayan sa lalawigan ng Benguet ay 3 pa lang dito ang 100% na may supply ng kuryente. Puspusan ang isinasagawang restoration ng mga linemen ng Beneco o Benguet Electric Cooperative para ayusin ang mga naputol na poste ng kuryente at nasirang linya ng kuryente na nakakaapekto sa maraming residente. Aabot sa 87.91% ang restoration ng kuryente sa Baguio City at Benguet Province. Sa Baguio City, napailawan na ang 129 na barangay. Sa Benguet naman, ang mga munisipyo ng Tublay, La Trinidad at Mangkayan pa lamang ang 100% nang naibalik ang supply ng kuryente. Sa ngayon, sa pamunuan ng Beneco, aabot sa 10.5 million ang halaga ng mga nasirang poste at kawat ng kuryente, pero posible itong tumaas pa. Pinakamalaking pinsalang na itala ay sa Baguio City na umaabot na sa 5.4 million. Iginiit ng Beneco na hindi kaagad maisasagawa ang pagsasaayos ng mga nasirang poste ng linya ng kuryente dahil sa safety concerns, lalo na kung malakas ang ulan at hangin. Sa kabila nito, tiniyak nila na 24 oras ang pagtatrabaho ng mga linemen para lamang agad maibalik ang supply ng kuryente. Ella, sa ngayon ay nagpapasalamat ang ating mga linemen na na-appreciate nila yung natatanggap nilang mga text messages sa social media sa ginagawang effort ng ating mga linemen sa Beneco dahil nga talagang yung nangyaring pananalasa ng bagyong Egay dito sa lungsod ng Baguio at lalawigan ng Benguet ay talagang maraming punong kahoy ang natumba din at nasira. Ayon nga kay Mayor Magalong kanina sa ating interview sa kanya, umaabot na sa 870 plus na mga puno na dito sa Baguio City ang nasira dahil sa bagyong Egay. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat, Grace Flores. Humihingi ngayon ng tulong sa pamahalaan ng ilang mga mag-aalamang sa Apari, Cagayan matapos ang pananalasa ng bagyong Egay. Dumadaing ang mga ito dahil hanggang sa ngayon ay wala pa rin umano silang natatanggap na ayuda mula sa gobyerno. Mula sa Apari, Cagayan, may report si Alan Manansala live. Alan, anong tulong ang inaapila ng mga kababayan natin dyan sa Apari? Aga tanging daing nila kahit bigas o di naman kaya dilata na maaari nilang gamitin pang tawid sa pang-araw-araw nilang mga pangangailangan, lalong-lalo na doon sa mga mangingisda at sa mga magulang na may mga anak na sinusuportahan. Bago pa man kasi aga dumaan ang bagyong Egay sa Apari, Cagayan, halos walang naging hanap buhay ang ilang mga mag-aalamang dito sa Barangay Punta, Apari, dahil sa pagsusungit na rin ng dagat. Dagdag pahira pa sa kanila ang mga pamilyang ang paghagupit nitong nakaraang bagyong Egay. Kaya tila naging matinding dagok ngayon sa mga mag-aalamang ang kawalan ng pinagkakakitaan. Kaya't gayon na lamang ang daing nito sa pamahalaan. Bigyan din kami ng concert. May rasyon para man lang may lulutuin. Ganun, sir.
Sir, talagang walang-wala kami ngayon, sir. Muutang lang kami. Buti nga lang, sir, na inalaman nila may utang na naman namin itong... Wala pa, sir. Wala pa. Hindi namin meron. Hindi namin alam kung meron, sir. Pero wala pa kami natatanggap sa ngayon. Aga sa datos ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, 64,615 na magsasaka at mangingisda ang apektado ng bagyo, kung saan umabot sa 539,442,500 pesos ang total cost damage sa fisheries. Gayunman, nakapagdeklara na ng state of calamity ang probinsya ng Cagayan, ibig sabihin aga may pondo na maaaring gamitin ang gobyerno para maipantulong sa mga apektadong magsasaka at mangingisda. Pero kailangan muna natin kumpirmahin aga sa local government unit kung yung bang pondong ipalalabas mula sa calamity fund ng probinsya, sakop ba doon yung mga mag-aalamang dito sa Barangay Punta. Aga, itong nakikita nating alamang dito sa aking paligid, sa buong mag-araw kaya nila itong patuyuin dahil sa matinding sikat na ng araw dito sa Apari, Cagayan. Kaya lang kailangan muna nilang mag-antay pa ng panibagong apat na araw para itong dami ng alamang dito sa aking paligid ay maging pera at mapakinabangan ng bawat pamilyang mag-aalamang. Aga. Maraming salamat, Alan Manansala. Mahigpit ngayong ipinatutupad sa Pretil Binangonan Rizal ang safety inspection bago payagang umalis ang bangka. Ito ay bilang pag-iingat na rin kasunod ng nangyaring trahedya noong isang linggo. Narito ang report ni Jenica Cruz. Bantay sarado ngayon ng Philippine Coast Guard ang pagsusuot ng life vest ng mga pasahero sa Pretil Binangonan Rizal na patungong Talim Island. Masusi din nilang tinitignan ang manifesto kung tugma ang bilang sa talaan sa aktwal na nakasakay. Pati ang bigat ng mga maglalayag ng barko ay sinisiguro rin nilang tama. Bunsod nito, tila nawala ang takot ng ilang pasahero na sumakay sa bangka matapos ang trahedyang nangyari noong isang linggo. Ayon kay Nanay Celia Gonzalez, na 35 taon na naninirahan sa Talim Island at madalas na sumasakay ng bangka, dapat talaga ay masusing iniinspeksyon ang bawat bangka bago maglayag. Kasi minsan ang mga driver, karga ng karga kahit loaded na. May kargamento na, may bata pa, may ano pa, kaya kahit na hindi tama kasi may capacity sila eh. Kaya madalas kung ganyang may bagyo, hindi dapat sila magpasakay ng marami. Ang ibang pasahero naman, gaya ng principal ng isang paaralan sa Talim Island na si Dolores de la Cruz, nagdala na ng sariling life vest para makatiyak na may magagamit sa oras ng emergency. Ngayon kasi mas mahigpit at saka mas safe na. Meron na talagang Coast Guard at saka yung capacity sinusunod na nila. Okay naman po for the safety ng mga pasahero. Aminado naman ang mga pahinante ng bangka na dahil sa paghihigpit ngayon ng PCG ay mababawasan ang kanilang kita dahil hindi na maaaring humigit sa bilang ng mga pasahero ang dapat nilang isakay. Medyo lugi nga kami gawa ng ano. Pero okay na rin, hindi mo naman masisisi yung magulang, maliit. Ang ano na lang, dapat baga yung hindi importante, wag na isasama yung mga bata para maging maayos ang takbulado. Meron, kasi ngayon pinipigil na yung mga bigas eh. Paunti-unti lang ang karga, misang kalahating kaban, misang konti lang ang mga panindang gulay. Sinampahan na ng mga reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple physical injuries at reckless negligence noong Sabado, July 29. Sa Rizal Provincial Prosecutor Office, ang kapitan ng bangka at ilang tauhan ng Coast Guard sa Binangonan, kaugnay ng nangyaring sakuna na ikinasawi ng 27 pasahero. Jenica Cruz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Nakakaranas ngayon ng mabigat na trapiko sa bahagi ng San Simon North Luzon Expressway dahil pa rin sa baha. Samantala, nananatili pa rin lubog sa baha ang maraming barangay sa Pampanga mula sa San Simon exit sa NLEX. Makibalita tayo kay Ryan Lacanlale live. Ryan, gaano na ba kahaba yung traffic dyan sa NLEX? Aga, aabot na ito sa mahigit 5 kilometro, both north and southbound lane approaching dito sa San Simon Tollgate. Kung galing ng Manila at going northbound, aabot na ng Candaba Viaduct ang traffic, ganun din ang haba ng traffic sa southbound lane. Nagkakaroon kasi ng pagbagal sa may tapat ng Tulaok overpass dahil sa tubig baha na pumasok sa NLEX. Bagamat passable naman ito sa lahat ng uri ng sasakyan, mabagal lang talaga ang usad ng kaya naiipon ng mga sasakyan. Samantala, bahagya namang bumaba ang level ng tubig sa Pampanga River sa Arayan Station, nasa 7.66 meters na o na lamang ito, at mababa na ito na sa critical level na 8.5 meters, kung saan kahapon lumagpas pa yan sa critical level. Ang Candaba Station naman nasa 6.29 meters na lamang, pero mas mataas pa rin yan sa critical level na 5 meters. Pero kahapon mas mataas na pa ang tubig dyan na umabot ng 6.46 meters. Ang Sulipan Station may bahagyaring pagbaba mula sa 3.8 critical level kahapon, nasa 3.7 meters na lamang ito ngayon. Umabot na rin aga sa 246 barangay ang lubog pa rin sa tubig baha sa 16 na local government unit. Ang mga apektadong residente, umakyat na rin sa ang bilang sa mahigit 612,000 katao. Yan muna ang latest live mula dito sa San Simon. Balik sa'yo aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Posibleng lumakas pa ang bagyong Falcon at maging isang super typhoon ayon sa PAGASA. Patuloy pa rin makararanas na mga pag-ulan ang malaking bahagi ng Luzon ngayong araw. At mula sa PAGASA Weather Center, alamin natin ang latest sa lagay ng panahon. Ihahatid ni Ray Pelayo live. Ray, kung lalakas pa itong si Falcon, makakaapekto ba ito sa bansa? Yes, Ella, no, meron medyo kaunting maapektuhan yung dulong Hilagang Luzon, yung lalo na yung area ng Batanes, dahil posible na mas lumapit ito doon sa lugar at mahagip ng pinaka-outer cloud band o yung pinaka-diametro nitong bagyong si Falcon. At posible nga na magtaas din ang wind signal number 1 doon sa mga susunod na oras, sa oras na mas malapit itong distansya nitong bagyong si Falcon. Kaninang alas 11 ng umaga, o alas 10 ng umaga na matanto sa layong 875 kilometer dyan sa may east-northeast na extreme northern Luzon. Tagalang ito ang lakas ng hangin ngayon na 175 kilometers per hour at pagbugso na abot sa 215 kilometers per hour. Kumikilos ito pa northwest sa bilis na 20 kilometro kada oras. Dahil dito sa papatuloy na paglakas ng bagyong si Falcon, ay pinalalakas o hinahatak nito ang habagat na magpapaulan naman sa Zambales at Bataan. Meron ding paminsan-minsang mga pag-ulan dito sa Metro Manila, Pangasinan, Pampanga, Bulacan at Occidental Mindoro. May kalat-kalat na pag-ulan din sa Cordillera Administrative Region, ang Cagayan Valley, Calabarzon, nalabing bahagi ng Ilocos Region, nalabing bahagi ng Central Luzon at ng Mimaropa, at gayon din po sa lalawigan ng Antique. Ngayong araw, Ella, ay posible naman na lumabas na ng Philippine Air Responsibility itong bagyong si Falcon, subalit patuloy na paigtingin ito, pag-iibayuhin ang epekto ng habagat sa ating bansa within the next 3 days ay posible pa nating maranasan itong maulang panahon. Ella? Ray, unang araw sa buwan ng Agosto, ilang bagyo ang dadaan sa PAR at binabantayan ng PAGASA? Ayon sa pagtaya ng PAGASA, no, sa projection nila, mga 2 to 3 na tropical cyclone o bagyo ang posibleng pumasok o mabuo sa Philippine Area of Responsibility. Yung direksyon nito ay posible itong tumama o maglandfall dyan sa may northern Luzon o yung area ng Batanes, o kaya naman ito ay lumihis patungo dyan sa may area ng Taiwan o kaya sa southern part ng Japan. Pasabuan ng Agosto, Setyembre,
hanggang Oktubre, 2 hanggang 3 bagyo kada buwan ang pwedeng pumasok sa Philippine Air Responsibility. At pag itong nalalabing buwan naman ng 2023 ay mga 8 to 11 na bagyo ang posible pang mabuo o pumasok sa ating PAR, Ella. Alright, maraming salamat Ray Pelayo live na nag-uulat mula sa Pag-asa Weather Center. Formal nang itinuring na terorista ng Anti-Terrorism Council si Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. Bukod sa kongresista, kasama rin sa itinalagang terorista ang kaniyang kapatid na si dating Governor Pride Henry Teves at 11 iba pa. Mula sa Maynila, alamin natin ang detalye kay Dante Amento live. Dante, may reaksyon na ba yung kampo nila Congressman Teves hinggil dito sa pagkakaturing sa kanya bilang terorista? At ano ba yung magiging implikasyon nito, Dante? Aga, may opisyal ng pahayag noong kampo ni Congressman Teves sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio. At sa ilalim ng Anti-Terrorism Law of 2020, maari isang individual na tinaguri ang terorista. Batay sa Anti-Terrorism Council o ATC Resolution No. 43, itinuring o kinilala ng terorista ng pamahalaan si Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. na umano'y leader ng Teves Terrorist Group at 12 iba pa. Kasama rito ang kapatid ng mababatas na si dating Negros Oriental, Governor Pride Henry Teves, na umano'y nagbigay ng material support para gumawa ng terorismo. Ang iba pang itinuring na terorista ay ang mga suspect din sa pagpatay kay Governor Ruel Digamo, tulad ni na Marvin Miranda, Rogelio Antipolo, Romel Pataguan, Winrich Esturiz, John Louis Gunyon at iba pa. Ayon sa Anti-Terrorism Council o ATC, may probable cause o sapat na batayan sa pagturing sa mga ito bilang terorista. Partikular na rito ang paglabag sa Sections 4, 6, 10 at 12 ng Anti-Terrorism Law of 2020 o pagsasagawa ng terorismo, pagplano, training, paghahanda, facilitating para gumawa ng terorismo, recruitment at pagbibigay ng material support. Binanggit ng ATC ang mga pagpatay o harassment sa probinsya ng Negros Oriental na layong takutin ang mga tao tulad ng pagpatay kay Governor Ruel Digamo, mga narecover ng mga baril at pampasabog sa iba't ibang lokasyon na konektado umano sa mga Teves. Ayon naman sa abogado ni Congressman Teves na si Attorney Ferdinand Topacio, hindi na nila ikinagulat ang hakbang na ito ng pamahalaan sa umpisa pa man umano ng mapatay si Governor Digamo. Ay agad nang itunuro si Teves Jr. bilang mastermind sa krimen kahit wala namang investigasyon. Si Pride Henry Teves, ang kapatid ni Congressman Teves, ay pag-aaralan umano ng kanyang abogado kung papaano mag-aapila. Sinabi naman ng mga abogado ng iba pang itinuturing na terorista tulad ni na Nigel Electona, Rogelio Antipolo, Romel Pataguan, Winrich Esturiz at mag-amang Gunyon ay hindi sila makapaniwala sa ginawa ng ATC at wala umano itong batayan. Samantala aga, sa pahayag naman ng kampo ng mga Digamo at iba pang biktima nga nitong Pamplona na massacre noong March 4, 2023 ay ipinagpasalamat nila at ikinatuwa itong hakbang ngayon ng gobyerno na ideklara o ituring na terorista si Teves at 12 pang iba. At batay sa mga naunang pahayag din ng Department of Justice, ang kanilang tinitingnan dito kapag nadeklara na bilang terorista itong mambabatas at yung iba pa niyang mga kasamahan ay pinag-aaralan nila na maghain ng kaso sa piskalya na may kaugnayan o paglabag sa Anti-Terrorism Law of 2020 at inaasahan na mamayang hapon ay magkakaroon din ng press briefing dyan ang DOJ dyan sa Malacanang. Yan ang ating update mula dito sa DOJ. Balik sa iyo aga. Maraming salamat, Dante Amento. Kinumpirma ng Department of Justice o DOJ na ilang inmate na nagsilbing testigo sa kaso ni dating Senador Laila De Lima ang inilipat mula sa Bureau of Correction sa bilangguan sa Occidental Mindoro. Nagbabalik si Dante Amento.
Inihayag ni Department of Justice o DOJ spokesperson Assistant Secretary Mico Clavano na nasa 10 saksi sa huling illegal drug case ni dating Senador Laila De Lima ang inilipat ng bilangguan sa Sablayan Occidental, Mindoro. Pero walang binigay na dahilan si Clavano. Naniniwala ito na maaring confidential ang dahilan. Pero pagtitiyak ng DOJ na nasa maayos na kalagayan ang mga inmate. Inassure ko sila na yung mga asawa po nila ay nasa magandang kalagayan at siguro po ay hindi pa muna linalabas ang rason dahil confidential pa po. Ilan sa asawa ng mga inilipat na preso ang lumapit kahapon sa DOJ dahil wala umano silang ideya sa kinaroroonan o sitwasyon ng kanilang mga asawa. Hindi umano sila sinasagot ng Bucor sa kanilang mga katanungan. Kaya lang naman kami pumunta ng DOJ kasi nga hindi po kami na-entertain sa Bucor. Hindi po nila nasagot yung mga tanong namin. So, nagpapasalamat din kami sa DOJ kasi yun nga, sinagot po nila yung malaking tanong namin na kung nasaan. Huli umano nilang nakita ang kanilang mga asawa noong Sabado ng gabi. Pagkakita ko po sa asawa ko sa gitwan, nakaposas na po sila. Isa-isa po sila. Nasa isang room lang po sila, sir, na nandun lang po sila, sampu po sila doon. Tapos pagkakita ko po, sir, palabas na po sila. Ang ginawa ko po, lumabas na rin po ako kasi wala na po yung asawa ko. Wala pong dala sila kahit ano po. Sarili lang po talaga nila. Matapos marinig sa DOJ na nasa maayos na kalagayan at nasa Occidental Mindoro ang kanilang mga mahal sa buhay, ay napawi na ang kanilang pangamba. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Natanggap na ng Philippine National Police ang kopya ng dokumento na pirmado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa courtesy resignation ng 18 senior officials ng PNP. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Accordat Jr., agad silang nag-issue ng kautusan para alisin na sa serbisyo ang mga ito. Narito ang ulat ni Lea Ilagan. Yan ang inalis sa serbisyo ang 18 mataas na opisyal ng Philippine National Police na tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang courtesy resignation. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Accordat Jr., agad nilang ipinatupad ang kautusan matapos makakuha ng dokumentong pirmado ng Pangulo. We have implemented the order of the or the acceptance, so we issued the appropriate orders with regard to the acceptance. Ano mo ang proseso next na po mangyayari? With regards to the process, medyo nitigrity sa DP, no? I leave that to the DP. What po ang status nila ngayon sa PNP, sir? They are deemed resigned. Noong isang linggo, nasa 6 lamang ang nasa floating status habang nananatili sa pwesto ang 12 iba pa. Tumanggi naman si Chief PNP na idetalye kung ano-anong benepisyo ang mawawala sa 18 opisyal na ikinukonsidera ng tanggal na sa serbisyo. Tiniyak naman ni General Accordat na hindi maaapektuhan ang operasyon ng PNP sa pagkawala ng mga naturang opisyal. Any vacuum that will be created because of this acceptance and implementation, they should be filled up immediately. Does it affect the organization a lot, sir? Malaking impact? Hindi naman. Alam mo nyo pa, organization to eh. So, structural naman. When somebody is being relieved or resigned or retires, meron naman yung papalit palagi. Umaasa si General Accordat na magsisilbing aral ito sa ibang pulis. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling nagpatawag ng pagpupulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw sa Malacanang kung saan kasama sa mga dumalo ang mga opisyal ng Department of Agriculture. Mula sa Malacanang, makibalita tayo kay Nel Maribuhok, live. Nel, ano ang mga tinalakay sa pagpupulong ng Pangulo? Yes, Ella, sa pulong na ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong umaga, tinalakay ang mga estratehiya kung papaano matitiyak na sapat ang supply ng bigas sa bansa at distribution ng inputs sa mga magsasaka na naapektuhan ng bagyo at habagat. Isa rin sa tinalakay ng Pangulo ang ukol sa importasyon ng bigas.
Una na rin nagpahayag ng pagkabahala si Pangulong Marcos sa estado ng nakaimbak na bigas ng National Food Authority o NFA at ikinokonsidera ang importasyon ng bigas mula sa India. Ang mga dumalo sa pulong ay ang mga opisyal ng Agri Department at attached agencies nito, kabilang na si DA Senior Undersecretary Domingo Panganiban. Present rin sa pulong sina Executive Secretary Lucas Persamin at ilang pang miyembro ng kabinete. Abangan natin mamaya ang iba pang mga detalye na ilalabas ng Malacanang sa naganap na pulong ni Pangulong Marcos. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribohok. Ipatutupad na simula bukas ang dagdag pasahe sa LRT 1 at LRT 2. Kaugnay nito, inilabas na ang bagong fare matrix o tarifa na siyang magsisilbing gabay ng mga pasahero para sa fare adjustment. Mula sa San Juan City, may report si Bernadette Tinoy live. Bernadette, nasa magkano na ba yung magiging pamasahe sa LRT 1 at LRT 2? Aga, sa LRT na tayo ngayon sa J. Ruiz Station at bukas na ay mararanasan ng mga pasahero ang pagtaas ng pamasahe. Mula sa 11 pesos na boarding fee, magiging 13.29 pesos na ayon sa Light Rail Transit Authority o LRTA. Matapos aprubahan ng Department of Transportation o DOTR ang taas pasahe sa Light Rail Transit 1 at 2, epektibo na simula bukas ang fare hike na mararanasan ng mga pasahero. Sa LRT 2 mula Recto Station hanggang Antipolo Station, tataas ng 5 piso ang maximum fare mula 28 pesos magiging 33 pesos na. Ang mga pasaherong may stored valid cards o bid cards naman, tataas ang minimum load mula sa 12 pesos ay magiging 14 pesos na. Samantala sa LRT 1 naman mula Baclaran Station hanggang Roosevelt Station ay magkakahalaga ng 35 pesos para sa single journey tickets at stored value cards. Ang minimum fare sa mga may gift card sa LRT 1 ay tataas mula 12 magiging 14 pesos na, habang ang maximum fare ay tataas mula 30 pesos magiging 35 pesos na. Ayon sa DOTR, inaprubahan ng Rail Regulatory Unit o RRU noong buwan ng Abril ang pagtaas ng pamasahe. Gagamitin naman ang karagdagang pamasahe na malilikom para sa pagsasaayos ng pasilidad. Dagdag pa ng ahensya na patuloy pa rin makakatanggap ng 20% discount ang mga estudyante at senior citizens. At yan muna ang latest mula dito sa LRT 2. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Bernadette Tino. Ipinatutupad na ngayong araw ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang pagpapataw ng penalty sa mga rider na sumisilong sa ilalim ng footbridge at overpass sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Mula sa Quezon City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, magkano ba ang multa dito sa mga rider na mahuhuling sumisilong sa ilalim ng footbridge? At may mga nasampulan na ba ang MMDA? Ella, ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, 1,000 piso ang magiging multa sa mga rider na sisilong at magpapatila ng ulan sa ilalim ng footbridge o overpass. Batay ito sa nakasaad sa single ticketing system bilang obstruction. Simula nga ngayong araw, August 1, ay maghihigpit na ang MMDA sa pangahuli ng mga rider na sumisilong sa overpass at footbridge at humaharang na sa gitna ng kalsada. Sa opisyal na pahayag na inilabas ni MMDA Acting Chairman Attorney Don Artes, sinabi nito na hindi naman na bago ang polisiya. Ang panghulian niya ng obstruction ay matagal nang umiiral sa batas at kanila lamang ipinatutupad ngayon ng mas mahigpit. Nilinaw naman ng MMDA na hindi ipagbabawal kung sisilong lamang ang mga rider at saka magsusuot ng kanilang mga kapote o rain gear. Ang tangi lamang may issuehan ng violation ticket ay yung mga maghihintay ng matagal sa pagtila ng ulan at humaharang na sa gitna ng kalsada. Lubhaan niyang delikado ito dahil maaaring pagmula ng aksidente, gayon din ang pagtukod ng traffic sa oras na magkumpulan na ang mga rider. Ayon sa MMDA, epektibo na ito sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila, hindi lamang sa kahabaan ng EDSA. Sa ngayon, mayroon na 4 na rider ang natikitan sa northbound ng EDSA Timog Footbridge
simula kaninang umaga. Ang paalala ng MMDA sa mga rider, magbaon na ng kanilang mga kapote kapag aalis ng kanilang mga tahanan, lalo na ngayong maulan. Yan muna ang ating latest live mula sa Quezon City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Roundup Balita. Ipinatutupad na ngayong araw ang big-time oil price hike ng mga kumpanya ng langis. Base sa anunsyo ng mga oil company, tumaas ng 3 piso at 50 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel. Habang 2 piso at 10 sentimos naman ang dagdag sa presyo ng kada litro ng gasolina. Samantala, 3 piso at 25 sentimos naman na patong sa presyo ng kerosene. Ang panibagong big-time oil price hike ay bunsod pa rin ng pabago-bagong galaw sa presyo ng mga produktong petrolyo sa international market. Kagabi, ilang motorista na ang nagkukumahog na magpakarga ng diesel at gasolina upang makaiwas sa big-time oil price hike. Samantala, makalipas ang 3 linggong rollback, nagpatupad rin ngayon ng taas presyo ang mga kumpanya ng langis para sa liquefied petroleum gas o LPG. Sa abiso ng Petron Corporation at Solein, tataas ng 4 pesos and 55 centavos kada kilo ang regular na tangke ng LPG. Abang 2 pesos and 54 centavos naman na dagdag kada litro ng auto LPG. Papayagan na ang pakikipag-usap sa kapwa pasahero sa mga bumibiyaheng tren. Ayon sa Department of Transportation, ito ay matapos na i-lift ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang deklarasyon ng State of Public Health Emergency. Bukod sa pakikipag-usap sa pasahero, pinapayagan na rin ang pagsagot ng tawag sa cellphone, pero dapat ay mahina lamang at hindi nakakaabala sa ibang pasahero. Inihikayat ng Philippine Statistics Authority ang ating mga kababayan na magparehistro na sa Philippine Identification System o PhilSys. Sa ngayon ay sinisikap na ng PSA na maabot ang lahat ng ating mga kababayan upang mairehistro ang mga ito sa National ID na bahagi ng isinusulong na digital transformation ng Marcos Administration. Base sa latest record ng PSA as of July 14, sa ngayon ay mayroon ng mahigit 80 milyong mga Pilipino ang rehistrado na sa PhilSys, kung saan higit 35 million sa mga ito ay na-issuehan na ng physical na National ID, abang higit 38 million naman ang na-imprintang electronic o e-phil IDs. Umabot na sa mahigit 200 loose firearms sa Masbate ang naisuko na ng mga gun owner kasunod ng isinasagwang offline katok ng Philippine National Police sa Masbate. Para sa detalya ng balitang yan, ihahatid sa atin ni Jerry Galicia live. Jerry, gaano pa ba karami ang mga loose firearms na hinahabol ng PNP dyan? Yes, Ella, ito pala ng Police Regional Office of PRO5, nasa mahigit 2,000 ang mga loose firearms na nasa isla ng Masbate. At mahigit 300 lamang ang na-renew ang lisensya na sinagawa ang License to Own and Possess Firearms and Firearms Registration Caravan o LTAP noong unang linggo noong nakaraang buwan. Sa tala ng Masbate Provincial Police Office, nasa mahigit 200 baril ang na-turn over ng mga gun owner sa Masbate PNP sa kampo ni Serrano. Sa ilam ng Oplan Katok, 163 na mga unrenewed firearms ang idiniposto na at 18 na ang nag-surrender sa Oplan bilang poga ng PNP. Bahagi ito ng paghahanda ng PNP sa ipapatupan ng gun ban sa August 28 para sa nararapit ang barangay at sangguniang kabataan elections sa buwan ng Oktubre. Nakikipag-ugnay na din ang pamuna ng Masbate PPO sa security counterpart nito sa gagawing istorasyon na ipapatupad sa nalalapit na halalan. Ayon pa kay Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Reynaldo Torlao, na gagamit sa paggawa ng krimen ang mga loose firearms, lalo na sa Masbate na maraming entry point ng mga baril. Gusto nito tumaas ang bilang ng kaso ng pamamaril sa isla ng Masbate na umabot na sa 39 mula buwan ng Enero hanggang buwan ng Hulyo.
cause ng ating shooting incident dito sa Masbate, sa province ng Masbate, ay yung ano, yung sa loose firearms natin. Kasi marami talaga ang mga ang problema natin dito sa island island province sa Masbate. Marami tayong entry points na panggagalingan ng mga baril. Halos lahat naman ng mga na-involve ng mga firearms ay hindi lisensyado. Ela, nagbigay na din ng direktiba ang Masbate PPO sa mga chief of police na paigtingin pa ang panawagan at paalala sa mga may hawak na hindi pa nare-renew ng mga baril sa kanilang nasasakupan. Mayroon naman kaming listahan, ibinaba ng National Headquarters down to Regional Headquarters, papunta rito sa amin sa PPO. So, ina-activate namin yung mga police stations natin, yung mga chief of police, na binibigyan natin sila ng mga listahan ng mga gun holder doon sa area nila. At kinakatok natin ito na i-deposit muna nila yung baril nila habang pinaprocess nila yung kanilang pagpaparehistro, pagre-renew ng kanilang baril. Patuloy naman ang paalala ng PNP Masbate sa mga gun owner na isuko na sa kanilang mga hindi lisensyadong mga baril upang maiwasan ang abala at posible ikaso laban sa kanila. Ang balita, Vlad Masbate, balik sa iyo. Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. Patuloy sa pagbaba ang presyo ng abaka sa Catanduanes. Bunsod nito, dumadaing na ang mga abaka stripper o parahagot dahil sa pagkalugi. Mula sa Vera Catanduanes, makibalita tayo kay Dan Hersalia live. Dan, magkano ba ang ibinaba ng presyo ngayon ng abaka dyan? Yes, Ella. Mula sa dating presyo ng abaka dito sa Catanduanes, yung pinakamagandang presyo o yung first class na dating nagkakahalaga ng 105 pesos, ngayon ay binibili na lamang ito ng 74 pesos. At yun namang pinakamura o yung tinatawag nilang baba, yung kulay itim na abaka, ang dating presyo nun ay 50 pesos, ngayon ay 15 pesos na lang, 15 pesos na lang ang presyo ng bandala o abaka dito sa lalawigan ng Catanduanes. Dumadaing ang mga parahagot o abaka stripper sa Catanduanes bunsod ng patuloy na pagbaba ng presyo ng bandala sa lalawigan. Ayon sa mga parahagot, halos sa pagkain na lamang napupunta ang kanilang kinikita sa buong maghapon nilang pagtatrabaho. Tulad na lamang ni Mang Vicente, kung dati kumikita siya ng 500 piso kada araw, ngayon ay hirap na siyang kumita ng 200 pesos sa maghapon. Pag init na mahal, pinaka ang aldaw ko ito kuminsan 500 man kang mahal. Pero ngunya na barato, pigagamo na nga na ako ng 200 ang aldaw. Ang laki ng bawas po. Ang grabe ang bawas ngunya na ano. Ang malay niyo, sarong aldaw kuan, maray na ka ng matul sa sakuya, 150. Dahil na talagang pagkauna sana pambakaling bagas, dahil yung ibang ano na sana pag puro na sa pagsira-sira. Gulay-gulay na sa tapano. Si Jeremil naman na siyang inaasahan sa pang-araw-araw na gastusin nilang ng kanilang pamilya, hirap na ding umaabot ang kinikita niyang 1,000 isang araw sa noon sa paghahagot. Panawagan ko sa pamalansan na bigyan din ng aksyon ng ano sa katulad na yung mga raagot na mabigyan ng pansin yung presyo ng abaka kasi sobrang mura na. Ella, sa kabila ng kasalukuyang sitwasyon ng o sa industriya ng abaka sa lalawigan ng Catanduanes, umaasa pa rin ang mga mamamayan na baka mabigyan pa ng solusyon ang kanilang suliranin sa kasalukuyang sitwasyon ng abaka industry dito sa lalawigan. Ella, yan muna ang balita. Balik sa iyo. Maraming salamat, Dan Hersalia. Formal nang binuksan kahapon sa Marikina City ang Palarong Pambansa 2023 at rain or shine, tuloy pa rin ang mga seremonya at mga laro sa torneo. Narito ang report ni Rina Villamor Camar.
siyang nagbukas ang palarong pambansa 2023 dito sa Marikina Sports Complex, kung saan si sentro ito sa kultura at sports. Bukod sa mga regular games, sasabak din ang mga atleta sa e-sports, dance sports, para games, pangalaro ng lahi, kung saan tampok dyan ang kadang-kadang, patintero at tumbang preso. Sa kabila ng malakas na ulan, tuloy ang naging makulay na parada ng mga atleta sa kahabaan ng Marikina River papasok ng Marikina Sports Complex, kung saan ibinida ng 17 rehiyon ang iba't ibang kasuotan, pagkain at mga palamuti, kung saan kilala ang kanilang rehiyon. Maraming kalsada ang sarado papunta sa venue at wala ding pasok ang mga estudyante at mga opisina sa syudad upang bigyang daan ang opisyal na pagbubukas ng mga laro. Tila naging fiesta sa loob ng sports complex, kung saan napuno ito ng mga pamilya at supporters ng mga atleta na lumawas pa ng Maynila upang ipakita ang pakikiisa sa pagbabalik ng palarong pambansa matapos itong matigil dahil sa pandemya. Kasama rin sa parada si Mayor Marcy Teodoro, Pasig Mayor Vico Soto at San Juan Mayor Francis Zamora, na kapwa nagbigay ng maiksing mensahe. Sana mag-enjoy po lahat, good sports po lahat. God bless, good luck sa ating mga manlalaro. Bilang isang dating atleta, hinihimo ko ang bawat isa sa inyo, magsumikap tayo mabuti. Alagaan natin ating katawan, disiplina sa pag-iisip. Ilan sa mga sikat na manlalaro ang dumating din sa sports complex, kasama sina Don Don Hontiveros at Eliza Valdez, na namuno sa Oath of Sportsmanship. Ay nanunong pang maglalaro ng may kababaang loob, susunod sa lahat ng alituntunin ng palaro. Inabangan din ang pagbubukas nila Vice President at Deputy Secretary Sara Duterte at ating Presidenteng Ferdinand Bongbong Marcos Jr. I assure you that this government remains steadfast in developing the prowess of our young athletes and in championing their well-being. Ang pagsindi ng cauldron na pinangunahan ng representante ng 17 rehiyon at ni PBA player Mark Baroka ang nagsimbolo sa pagsisimula ng isang linggong palaro. Ngayong taon, sisentro ang bawat laro sa temang Batang Malakas Bansang Matatag, kung saan tampok ang 34 na sports para sa mga estudyanteng manlalaro. Hindi pa huhuli dito ang pagsama ng laro ng lahi na magbibigay ng kaalaman at kahalagaan sa ating mayamang kultura. Samantala, magsasagawa din ang palaro sa may mga kapansanan, kung saan kasama dito ang para swimming, bocce at goalball. Ilan naman sa mga venues na gagamitin ngayong taon ay ang Marikina Heights, Santa Elena, Concepcion 1, Concepcion 2 at sa labas ng syudad ang Rizal Memorial Sports Stadium, Ateneo Football Field, San Andres Sports Complex at Ninoy Aquino Stadium. Ang bawat laro ay bukas sa mga gustong manood nito at makikita ang mga schedules sa kanilang opisyal na website sa palarongpangbansa.gov.ph. Rina Villamor, Camera, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Efeso, Kapitulo 5, Versikulo 19, na nagsasabi, na kayo'y mag-usapan ng mga salmo at mga imno at mga awit na ukol sa Espiritu, na nangag-aawitan at nangagpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon. Balita ng aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.